Ito na rin yung kanyang cylinder head. Ay, dito nga nag-oil. Basa siya ng oil. Ito yung uso. May Mini Cooper S tayo. 4 cylinder siya, ibababa natin ang makina. Inumpisahan na natin. Kaya lang marami tayong binabaklas ng mga accessories, kaya tandahan na. Sabado natin ito itutuloy kasi bukas, tiyot natin. Okay, fishing tayo guys. Hanap tayo ng pang-hole. Ito na, naibaba na natin. Ayan. Ilalambitin natin dyan sa pinlock para matanggal natin ang transmission. Tatanggalin muna natin lahat ng wire, intake, tapos yung mga accessories niya. Ito na yung kanyang body guard. Guys, dito natin ihusga ng usok kung saan galing. Kasi wala naman siyang ano dito sa turbo, wala naman siyang oil. Tanggalin natin ang turbo. Ayun. Nakita nyo, ayan o. Patas yan ang oil. Yan ang usok niya. Yan ang kanyang usok o. Galing sa Baltil. Ayan. Ayan guys. Pero i-rebuild natin siya para sigurado dahil ano siya eh, blow by. Cam sensor guys. Exhaust. Intake cam sensor. Lapatin natin kung parehas na haba. Ayan, parehas lang siya. Silikon. Pangit ka na yun pagka mga sinisilikon ng ano. Ang balikubi. Matigas. Matigas pa rin yung bulb cover eh. Ganito. Yung mga ganito yung dumidikit eh. Sinisilikon kasi. Yan. Yan. Baklasin natin ang kanyang oil pump.
treasurer will come. Tanggalin din natin yung vacuum pump. Ito yung spray na naman, pinagpapalamig sa spray. Ang kanyang timing guys, ito. Ayan o. Yung flat na yan, nasa ibabaw yan. Sa ilalim, hindi siya flat. Round siya. Tapos, wala kasi tayong timing guide nito guys, kaya nag-silk timing tayo. May sarili tayong marka dyan na nilagay para sa timing. Okay. Ang position niya, nakikita niya yung number niya. Intake exhaust yan. Tapos ito, makikita niyo, nakangat. Yan. Nakauno yan guys. Nasa number 1 yan. Kasi ang sunod niya na ipapire, concrete. Naman yung kanyang ano DBT yan ang position niya sa crankshaft, wala akong makikita ang timing niya dyan, nasa likod ko lang dito sa flywheel guys ang kanyang timing ng crankshaft dito. Pag may timing guide kayo, tutusukan mo lang yan dyan ng ano, eksakto para dyan talaga, pang-lock. Kaya nang wala tayong timing guide, kaya sariling sikap tayo guys. Ngayon, kabaklasin muna natin ang timing chain. Panghuli na ito guys. Timing chain na ito muna inaw ng logo natin. Nalaga na siya guys. Sunod, tatanggalin natin ang mga pin dito sa ilalim. Tanggalin muna natin ang kanyang BBT solenoid or yung kanyang variable valve timing solenoid. Minsan guys, pagtatanggal yan, napuputol yan. Kaya, ingatan. Ayan. Minsan napuputol ito dito guys. Itong mga pin ng kanyang damper chain. Oh, malaki. Malaki ang isa. Malaki yung dalawa. Ah, maliit.
sunod natin gagawin, luluwagan natin yung kanya. Ito, malad na ko. Mamaya tanggalin natin yan. Tanggalin muna natin ang kanya. Niluluagan ko na ito kanina para paggawa ng video ay tuloy-tuloy. Ito yung kanyang pinsoner, guys. Ayan. Okay. Ayan. Pin yan, guys, para sa chain. After bumper chain. Lagyan natin ng tornilyo para may hawakan tayo. Ayan. Matigas pa rin ah. Ayan, isama. Stuck up yung sa loob, guys. Ayun, dito siya na gano'n, tumigas. Kasi yung kita nyo, wala siyang guide dyan. Wala siyang yung lock na guide. Naiipit lang siya, guys. Kaya kailangan ng higpit nyo dyan nakatorn. Yan nyo siya. Labas natin. Ito wala rin siyang ano, wala rin siyang guide dyan. Tinatamaan. Ayan na siya. Sa labas na natin. Ayan. Pag-ilo natin ang camera para makita. Layo-layo natin. Kita ng buo. Kanyang timing chain assembly. Kasama na yung kanyang bumper chain. Wala siyang diagram. Wala siyang yung
lalapatan na guide. Talagang mag-self-timing ka dyan. Pag-release naman ito yung spring. Yung pag-release ng spring set ang gagawin natin. Dapat mag-screw kayo na ganitong may sungay-sungay. Pwedeng pa ganito or pwedeng dito sa ilalim. Wala kasi tayong original talagang pang ano yan. Pang-tanggal. Ayan. Gasan siya dito para boba yan. Tanggalin nyo na ito. Tatanggalin nyo na ito niya. Cam tunic. Or cam cap tunic. Or cam cap at motor. Thank you.
kanyang thumb shop dahil hindi na siya tumalaban. Dahil in-adjust natin yung thumb shop ng ano, thumb pruning. Guys, sa silindrid lang pa ano, magsisi kasi maraming dapat tanggalin. So, malapit na tayong matapos. Malapit na natin yung mabaklas lahat. Pag nabaklas na natin yung lahat, diretso na yan. Hindi na tayo mag-igpit dyan. Hindi nga natin tagalan. Hugasan lang natin. Style nito sa style ng BMW parehas lang dahil BMW din ang makina ng ito eh. Gawa rin ito ng BMW guys. Ayan.
Ito yung kanyang lifter. Ayan. Ayan. Naka-hydraulic lifter siya, guys. Okay. Yan, huwag yung makalimutan, may ring nga pala yan dyan. Yan, baka matanggal nyo. Tapos, loose compression yan. Alos ang ano, ang oil pressure. Dito, yan. Ito guys, yan. May ring siya dyan. Dalawa. Magkaiba sila guys, hindi yan papasok. Kaya kahit mahalo mo yan, ayos lang. Dahil hindi sila parehas. Mabaliktad mo man. Problema ng tukod. Basta't yung maiksi para sa exhaust. Yan. Tatanggal na tayo ng cylinder head. Gamitin natin si guys ang impact tool. Natin ang cylinder Iba ang timing niya guys, ano, nakapantay siya lahat, oh. Lahat ng piston. Hindi siya yung nakataas, yung nakababa. Ayun, nakataas ang piston, nakapantay ang piston.
sa time ko niya. Nakalibil siyang nakapantay lahat. Yan guys, napakita natin kung bakit siya blue ball. Ayan, nakita nyo. Ayan yung gap. Ang laki na ng gap niya guys. Ha. Lalo na dito, ayan. Ito, ito pa. Nandito yung may oigo. Ayan. Nakita nyo yung gap na yan. Ang laki na yan guys. Dalawang lagari na ang katumbas niya. Ang gap na yan. Ayan. Yung kanyang cylinder head. Try natin. Ito na rin yung kanyang cylinder head. Nakikita nyo ng oil. Basa siya ng oil. Ito yung uso. Pagdating naman dito sa turbo, galing sa valve seal at saka piston ring ang uso. Yung kanyang oil. Okay, tanggalin natin yung oil pan. Okay. Ito yung kanyang oil pump guys. Tanggalin natin. Tapos ito yung kanyang solenoid. Ayan. Tanggalin natin guys ang oil pump. Oil pressure control solenoid. Ito yung kanyang connector. Check na dito para sigurado. Ito na ang dinahin. Ito na nga pala guys yung ating Mini Cooper na makina. Ang makina ng Mini Cooper. Kapadalan natin yan sa machine shop. Wound lock. Piston. Well guys, ngayon dito na lang muna ang ating video. Part 1 video muna tayo. Ang kailangan ko ba?